Pilipinas kinumpronta na po ng China. Mayroon pong payo at maliban doon, babala sa ating bansa. So mga sangkay, ito pag-usapan po natin ang patungkol po sa Pilipinas at China. Kasi ngayon mga sangkay, ito po may balita. Aha. Ayan po. Ayon po dito, payo ng China sa Pilipinas, huwag makialam sa issue ng Taiwan. Bakit? Ano nga ba ang mayroon sa Taiwan? Siguro naman, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa. Mayroon pong sigalot na nangyayari sa Taiwan na anytime pwede po talagang sumabog papunta sa isang malaking digmaang pandaigdigan, which is ito po yung iniiwasan ng marami ngayon. So ngayon ang China nagpayo sa Pilipinas dahil siguro di naman na po naiiba sa kanila ang ating bansa, kahit po marami sa atin ang tingin po talaga sa mga Chinese mga loko-loko, pero ewan ko mga sangkay, marami na rin po talaga ako na-encounter ng mga Chinese na wala talaga sa ayos. No? Pero pagdating po naman sa history na tinaak ng China, wala pa po silang bansang in-invade na nilusob po nila. Yung Japan meron, di ba? Dito sa Asia. So, maraming mga bansa, especially sa Western. Yung mga bansa sa Western, mga sangkay, sila po yung may mga tatak sa ating mundo na nanakop ng mga bansa. Pero, nagiging issue kasi ang China ngayon doon po sa West Philippine Sea. Kaya, mainit po tayo mga Pilipino pagdating dyan. So, eto mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Pero bago po natin alam nitong balitang to mga sangkay, paki-check po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe o hindi pa. At kung hindi pa mga sangkay, ang gawin nyo lamang, pindutin nyo po yung subscribe button. Tapos pindutin nyo po yung bell. Tapos i-click nyo rin po yung all. Okay, tatlo po yun. Ulitin ko, check nyo po sa baba ng video na to. Sa baba mismo, may makikita kayo dyang subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe button, tapos i-click nyo po yung bell, tapos i-click nyo po yung all. Ganun lamang, kasimple. Okay, check po natin itong payo umano ng China sa Pilipinas. Nag-iwan ng babala ang China sa Pilipinas. Okay, ulitin ko, sabi po dito sa reporter mula po sa CNN, nag-iwan po ng babala. Saan? Sa Pilipinas. Ulitin po natin ha. Nag-iwan ng babala ang China sa Pilipinas. Dating sa issue ng Taiwan at pagdating sa issue ng Taiwan. Panibagong EDCA sites. Giit ng Beijing malinaw para sa kanila ang tunay na intensyon ng Estados Unidos pagdating sa apat na lokasyon ng mga bagong EDCA site. Okay. Para kasi sa China, itong mga bagong lokasyon ng EDCA sites ay tila baga preparation. Para sa China to ha. Hindi po para kay la PBBM. Narinig naman po natin ang statement ng ating presidente na si PBBM. Na sabi niya, hindi tayo papayag na gamitin itong mga EDCA sites bilang panlaban sa mga kalaban ng Pilipinas. Hindi po. Panlaban sa mga kalaban ng Amerika. Kasi ang Pilipinas, malinaw naman mga sangkay na doon may sigalot po sa China pagdating po sa West Philippines eh. Pero wala po tayong kaaway. Wala tayong kaaway na bansa. While itong Amerika, marami po silang kaaway. Okay? At ito mga sangkay, isa sa dahilan kung bakit may sigalot ang China at Amerika dahil po sa Taiwan. Yung Taiwan na pinipilit ng Amerika kunin sa China. Ngayon mga sangkay, para po sa mga Chinese, sa China, yung gobyerno po mismo nila, itong mga EDCA sites baka gamitin ng mga Amerikano. Pagdating po, pag sumiklab po ang digmaan, laban po sa Taiwan. Yun po yung inaano nila. Or baka gamitin itong EDCA sites para paputukan yung kanilang bansa. Kasi tingin ko naman mga sangkay, hindi po talaga mauuna ang China dito. Wala po, magiging mautak ang China pagdating sa digmaan. At itong Amerika rin naman, naghahanap lamang po ng tiyempo. Pero yung China kasi, malagong bansa sila eh. Bagsak na po yung Amerika ngayon, mga sangkay. Yun po yung totoo.
Well, ang China, nasa momentum ng paglago. Kaya hindi po talaga nila kailangan ng digmaan. Sa isang speech, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian na ayaw nila ng gulo sa Taiwan Strait. Ayaw po nila ng gulo, di ba? Yung sinabi po nila. Pero, may pero po yan. Pero hindi nila isasantabi ang posibilidad ng paggamit ng puwersa. Pero hindi nila isasantabi ang posibilidad na paggamit ng puwersa. Anong puwersa yan? Puwersa ng kanilang militar. Eh, ang lapit lamang po ng Taiwan, Diyos mio marimar, hindi po tayo nagkakalayo dyan. Mga sangkay, kaya nga ito yung ikinakakaba ng marami na kapag ka sumiklab itong digmaan, madadamay po tayo kasi andito umano yung mga Amerikano. Eh, ang tanong ko dyan, sa mga laban na laban sa China, di ba, willing ba kayo magbuwis ng buhay para sa Amerika? Ako, willing ako magbuwis ng buhay para sa Pilipinas. Pero kung para sa mga Amerikano at para sa Taiwan, hindi na, huy. Diba, yung mga laban na laban dyan, ayan, magbuwis kayo ng buhay para sa mga Amerikano at para sa Taiwan. Pag sumiklab yung laban, kayo mismo ang tumayo, lalaban kami para sa Amerika at para sa Taiwan. Ganun lang. Kasi hindi na po ito kagaya ng dati. Dati kasi, mga sangkay, kanino tayo lumalaban para sa ating bansa? Diba, kalaban natin yung mga Amerikano, kalaban din natin yung mga tawag dito, yung Espanyol. Noon, lumaban po sila General Luna, sila Jose Rizal, sa iba't ibang pamamaraan. Nagbuwis ng buhay. Para kanino? Para sa bayan. Pero, itong pagkakataong ito, kapag sumiklab ang digmaan, tapos, dahil po sa Taiwan at Amerika, hindi po natin laban yan. Pero yung mga laban na laban dyan, yung mga maaangas, pwede nang sumali ka agad. Diba? Obviously, the U.S. intends to take advantage of the new ethica size to interfere in the situation across the Taiwan Strait. Ayun. Yun na nga, sa Taiwan. Ito po yung nakikita ng China. Hindi, sabi nga po ni PBBM, diba, nakaraan sabi ng ating mahal na presidente, sabi po niya, hindi po kumbaga hindi natin masisisi yung China na maiisip nila yun. Kasi nga kalaban nila yung Amerika eh. At alam po ng China yung ginagawa ng Amerika na pangingialam sa Taiwan. So, pero ang klaro lang mga sangkay, hindi papayag si PBBM na gamitin ang ating mga base militar para po labanan ang mga kaaway ng Amerika dahil hindi po talaga kasali tayo dyan. To serve his geopolitical goals and advance his anti-China agenda at the expense of peace and development of the Philippines and the region at large. The Philippines is advised to unequivocally oppose Taiwan independence rather than stoking the fire offering by offering the U.S. Tingnan nyo, yan po yung mapa. Mga sangkay, ito yung may mga ano, may mga base na nandun po yung mga Amerikano. Ayan po, dalawa sa Palawan. Nakatapat mismo sa West Philippine Sea. Ayan o. Diyos mio marimar. Access to the military bases near the Taiwan Strait if you care about the 150,000 overseas foreign workers. Anyway, bago natin ipagpatuloy yan mga sangkay, eto muna, may good news po ako sa inyo. May good news tayo sa mga nagpapadala po ng pera mula sa iba't ibang bansa, mga nasa abroad, especially na mga kababayan natin na nasa western countries. Nagpapadala kayo ng pera papunta sa Pilipinas sa inyong mga kaanak. Eto, may good news ako. Meron pong SendWave na pwede nyo pong magamit ng libre po ang pagpapadala. Totoo po yun. Libre po mga sangkay, wala kayong babayaran dito. Nakalagay naman po, send money to the Philippines with no fees, 100% secure, zero sending fees, excellent rates. So, anong mga bansa ang pwedeng magamit ang SendWave? Okay, anong mga bansa? Ayan po, Belgium, Canada, France, Ireland, Italy, Spain, United Kingdom, United States. So kung nasa mga bansang ito kayo, nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, available po ang SendWave. I-download nyo lamang po, mga sangkay, ang app na to. Ayan po, SendWave. Hanapin nyo lamang po itong app na SendWave. At ayan po, may 5 easy steps
kung paano po gagamitin ito. At para maging libre, mga sangkay, ang pagpapadala, i-type nyo lamang po ang promo code na Solid Sangkay. Okay? Tapos dito, mga sangkay, may pwede kayo magpadala sa mobile wallets, mga banko, cash pickup. Ayan po, mga sangkay. Napakadali. So, para libre. Yan po. Sendwave, gamitin nyo lang ang Solid Sangkay na promo code. So, balik po tayo sa ating topic, mga sangkay. Una namang sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na ayaw man o sa gusto ng Pilipinas, ay maaari itong madamay sa issue ng Taiwan. Naku naman! Yan na naman tayo. O, sige, basta sila lang. Pwede naman tayo mag-uwian ng ano, diba? Yung mga ano lang, yung kayang ipaglaban yung Taiwan. Yung mga hindi natin laban. Hindi po yan para sa bayan. Para po sa Taiwan at sa Amerika. We are geographically situated where we are how many miles away from Taiwan, and there is a conflict going on in our own territorial waters right now. Mm-hmm. So we've discussed it on many occasions with our ASEAN friends and partners here in Washington D.C. that whatever happens in our area, we will all be affected. So there is no going around it. This is something that we have to be ready for, and hopefully it will never happen. So basta ano lang, pagka pumutok yung gera, yan lang, wag pilitin yung mga Pilipino na makipaglaban para sa Taiwan. At tingin nyo ba, papalag kayo? Lalaban kayo para sa Taiwan, hindi para sa bayan? Diyos niyo, Marimar. Pagdating sa isyo ng South China Sea, muling iginiit ng China na magpapalala lang ng sitwasyon kung pilit manghihimasok ang ibang bansa sa halip na daanin sa diplomatikong pamamaraan. Correct. Diplomatiko talaga. Wala pong iba. Diplomatiko na solusyon ang kailangan dito. We each have our own respective claims and positions regarding the South China Sea. Provocative actions of bringing in external forces will not help but further complicate the situation and cause more problems and putting a regional peace and stability at risk. Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs hinggil sa mga sinabi ng Chinese ambassador. Una nang inalmahan ng Beijing ang naging pahayag ng Manila at Washington pagdating sa 2016 Arbitral Award sa kanilang joint statement kamakailan. Giit pa ng China, ang 2016 arbitral ruling ay illegal, null at void. So, eto mga sangkay, ano sa tingin nyo? Kayo ngayon ang tatanungin ko, ha? Kayo mismo. Kayo ba ay handa lumaban para sa Taiwan at Amerika? Handa ba kayong magbuwis ng buhay para sa Taiwan at Amerika? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Libreng-libre po yan, mga sangkay. So ngayon, bago po tayo magtapos, pakisubscribe po itong aking YouTube channel na isa, Sangkay Revelation. Dito po ako nag-upload ng mga video na kapupulutan po ng mas malawak pa na kaalaman tungkol po sa nangyayari sa ating planeta ngayon, na tumutukoy po sa sinabi po o mga nakapropesiya na sa Biblia. Ayan naman, mga sangkay, marami na pong Solid Sangkay na narito. Ayan po, at kung ikaw ay wala pa, huwag kang magpahuli. Hanapin nyo lamang po Sangkay Revelation sa inyong mga YouTube. At kapag nakita nyo na, pindutin ang subscribe, pindutin ang bell, at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, pindutin yung subscribe, pindutin ang bell, at pindutin nyo po yung all. Para po, mga sangkay, updated kayo sa mga magaganda nating content na ginagawa dito. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Again, huwag kakalimutan, mga sangkay, ha? Sangkay Revelation. Ngayon din, hanapin nyo na.